sandali lang makabuluhang tala kaya tungkol sa mga impormasyon na dapat ninyong malaman. Kaya naman, eto na nga. December 10, 2022, idadaos natin ang Human Rights Day na may tema ngayong taon na dignity, freedom, and justice. Uy, importante yan ang human rights. Oh, dapat tama. Lagi natin pinaglalaban yan. At hindi yan mawawala. Yes. Karapatang pangtao. Kaya ngayon naglilikod na yung nag-aayos ng mga plants dyan sa likod. Dapat magbasa na yun sa screen. Magbasa kayo. Dapat yung mga nag-aayos ng plants sa likod, nagbabasa. Ano yun? Dapat yung mga nag-aayos ng plants sa likod, nagbabasa. Gusto nyo ba? O, eto na nga ang paggunita natin sa lahat ng karapatang pantao na kailangan nating ipaglaban, Mayora. Yes. Ano ba yung kung kayo ay makakapaggawa ng batas? Anong klaseng karapatang pantao ang nais yung isulong? Karapatan ng bawat isa na replyan ng crush nila. Yan! At ang tawagin ko itong... text back, crash back. Wow! Ah. Ito yun, ha? Magbawa ng ano, karapatang pantao na pag may nang utang, dapat nagbabayad. Tapos walang ano yun, dapat hindi pwedeng hindi bayaran yung kasi pag di binayaran, wala kang maisip eh. Oh. Utang pa rin yun. Utang pa rin yun. Ako naman, karapatang hindi tumanda. Hindi magpa-birthday, di ba? Magpa-birthday pero hindi tatanda. Dapat ganun pa rin yung age mo. Pagalan mo, mapag-desisyonan. Alam mo, anong secret dyan? Ano? Pangalan mo dapat kid. Bakit? Tama. Bakit? Parang hindi ka tumatanda. Kid, ano bang karapatan gusto mo? Ikaw ba, Kim? Ako gusto ko yung karapatang pantao na ano, yung magiging fresh ka everyday. Uy, ganda niya! Diba? Para magiging fresh. Tipo walang haggard talaga pag lumabas, di ba? Ano ba yung pag... Ano yung karapa... Anong ano dyan? Ano bang technique dyan? Eh nga eh, dapat meron kayong daman. Daman! Ikaw, Mayor, dami-dami mo sinasabi. Hindi ka naman ikaw. Karapatan dapat ng bawat ano Pilipinong nagluluto na makatikim ng niluto nila. Tama. Kasi nagluluto, pag lingon, ubos na. Dapat lagi may natitira. Alam ko na. Ano? Para kay Ate Gretchen. Karapatang magkaroon ng only boyfriend. Only boyfriend? Bakit ang boyfriend niya ang dami nun? Isa lang. Hindi, para di kayo maboto ng mga contest. Hindi. Hindi, para mga hihihila. Kasi hindi pa talaga ang true love nila doon. Ayun na. Unlimited. Saka yung karapatan ano, dapat hindi mang-ghost. Ay, oo, maganda yun. Ay, may ghosting bill na. Oo. Ina-original. Pero alam nyo ba? Ano yan? Speaking. Oh. Tagalog na Tagalog yan. Oh. Speaking of karapatan, eto na nga. Bukas ay magkakaroon ng free legal clinic na may pinamagatang dulog legal. Hoy, yes. Magsisimula ito mula 8:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Barangay 12, DDYC Covered Court sa Balo Street, Caloocan City. Hoy, Caloocan. Lapit lang yan. Oo, at mula sa problema sa birth certificate, amilyar o lupa o problema sa asawa, ilista na ang inyong katanungan na kailangan ng legal na kasagutan para magparehistro. Magpunta lamang po sa facebook.com/consiaatd. KONSIATD. Yeah. O kanina pinag-usapan natin yung mga batas na gusto natin isulong. Karapatang tao. Ito naman, kung dudulog ka sa free legal clinic, anong isusumbong mo o itatanong mo sa kanila? Anong legal help ba ang kailangan nyo? Legal? Legal. Ako gusto ko magtanong yung mga basher. Paano po bang dapat gawin sa mga basher? Sa clinic? Yung legal clinic. Siguro injection na nila. Na ano? Hindi legal clinic. Ako hindi yung clinic. Ito yung tuturukan. Okay, clinic.
Attorney! Ay, magtatanong ka sa attorney, no? Magtatanong ko, attorney, pagka ikaw, inaaway ka ba ng asawa mo, kaya mo pa rin ipagtanggol ang sarili mo? Ano mo kay attorney? Attorney, legal ba yung magmahal kahit nasa feeling na siya ng iba? Parang pwede naman yun? Okay lang yan, kumapit ka. Pero alam niya, isa talaga sa gusto ko magkaroon dito sa Pilipinas, divorce. I mean, hindi naman ako sa dahil gusto maghiwalay. I mean, may mga karapatan din ng tao, di ba? Dapat may choice. Especially kung talagang physically abused na yung girl or yung boy, yes. Di ba? So, I think it's a no. Kaya, para sa inyo, gaano ka-importante na merong mga libreng dulog legal katulad ng mangyayari bukas? Eh, importante yan. Ako, halimbawa, aminado ako na mababa ang kaalaman ko sa mga batas-batas. So, kung may mga ganyan, malaking bagay yan. Para matutuwan ko rin kung ano yung mga bagay na dapat yung malaman. Yes. Parang ito na nga yun. May nakatingin sa likod mo. Nakikinig din siya. Pero kasi importante nga yun, may mga... Kasi alam naman natin na legal fees can be expensive. Yep. Yung an oras pa lang para kumonsulta sa isang lawyer, may pumapatak na na kabayaran minsan. Pero pag libre, di ba, at least lahat ng mga problema nila, kung na-agrabyado sila, na-abuso sila, may magtatanggol sa kanila. At saka chance na nila to, dahil napakahirap talagang lumapit mismo minsan kasi napakadaming humihingi ng legal assessment. Tsaka kasi maraming nagiging problema nila, ay natatakot ako kasi wala akong pambayad. Yung mga ganyan na ganyan problema. Kaya eto na, free, di ba? Kaya ilapit na yan. Minsan din, hindi lang din sa away . Minsan yung mga pamana, di ba, hindi nila alam kung ano bang dapat gawin, yung mga babayaran na estate, mga ganyan. So, maganda rin na kumonsulta sa free legal clinic. Pero bukod dyan, dahil nga nagtitipid tayo ng bahagya, eto pa mga kabranchkada, sa mga mahilig naman magkukay. Yan. Di ba? Lapit ng legal sa ukay. Ito na nga ang mga pinaka-hinihintay mo. Magkakaroon ng Grand Yard Ukay-Ukay Christmas Village Bazaar 2022. Kailan ba yan, Abby? Bukas ito, December 10, 2022, 9 a.m. hanggang 5 o'clock p.m. buyan sa Nia Village Basketball Covered Court sa Pantabanga Street, Nia Village, Tandang Sora, Quezon City. Uy, pero hindi lang itong bazaar, ah. Ano ba yan? Talagang mababazaar ka dito ng ulan. Bakit? Hindi, mahamon ka lang. Dahil meron ding itong pa-entertainment, business opportunities at games and raffles. Kaya sa mga kabarasyada natin, bisitahin lang ang facebook.com/create ideas events for more info. Yan. Puntahan niyo po yan. Nasa screen niyo. Puntahan niyo para baka manalo pa kayo. Kaya naman mga kabarasyada, usapang ukay-ukay tayo. Kayo ba, ano bang batayan niyo sa tuwing nag-uukay-ukay kayo? Pare. Pwibili kayo ng items. Gusto nyo, pantalo lang kukunin nyo or mga classic. Ganyan. Ayan. Oh. May choices yan. May choices yan. Kaya ito, tatanungan natin ating mga brasyada. Walang damage. Classic piece. Designer items. Or kahit ano, basta mura. O, diba? Ikaw ba, kid? Nag-uukay-ukay ka ba? Oo naman, syempre. Ano yung inaanap mo sa sa ukay-ukay? Ako kasi wala, di ako mapili sa ganyan, pare. Basta ako, mura. Basta mura. Quality naman, yung hindi naman sira-sira or yung makikita mo talaga na parang may stain na, di ba? Basta mura, okay sa akin yan. Kahit nga pambabae, binibili ko. Itong pants ko, pambabae ito eh. Lahat ng pants ko talaga, promise. Lahat ng pants ko, pambabae talaga. Kasi fit, no? Fit talaga. Try ko nga yan. Maganda rin kaya sa akin. Oo naman. Subukan ko sa susunod yan. Yay! Abangan! May butas din ba yun? Oo, meron, Abby. Masaya ka na. Grabe ka sa butas, Abby. Ayun na! Butasan na. Grabe ka sa butas, Abby. Parang sinasabi mo yun. Sinabi din ng mga kabranchkada, walang damage. 67%. At syempre, meron din na 33% kahit ano basta mura ka. Katulad niya nasabi ni Keith. Oo. At mga kabranchkada, ayan na nga dahil nakasagot na kayo dyan. Kung nais ninyong malaman pa ang mga latest ganap sa inyong komunidad, tumutok lamang kayo dito sa amin. At ang daming magatid ang makabuluang informasyon na mahalagang alam nyo rin. Kaya dyan lang kayo. Itutuloy pa natin ang ating kwentuhan sa pagbabalik ng... Eto naman!